Sa iba pa ang balita, sa gitna ng sunod-sunod na pagtama ng kalamidad nitong nagdaang Nobyembre sa ating pumbansa, abay bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Ito po yung inflation rate. Vin Pascua sa balita. Nasa 2.5% ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng mga pangunahing bilihin at serbisyo nitong Nobyembre. Ayon kay Undersecretary Claire Dennis Mapa, National Statistician at Civil Registrar General ng Philippine Statistics Authority, mas mataas ito sa 2.3% inflation noong Oktubre. Gayunman, mas mababa ito sa 4.1% na naitala noong Nobyembre ng 2023. Yung nakita natin kanina sa report na yung nag-contribute dito sa pagtaas sa inflation natin sa buwan ng Nobyembre ay yung food and non-alcoholic beverages. So sa food, may mga bumaba pero maraming tumaas, no? Of course, yung good news natin ay yung bigas, bumaba na yung inflation rate niya, 5.1% nitong Nobyembre compared sa 9.6% noong Oktubre 2024. Ilan sa naging sanhi ng pagtaas ng inflation ay ang mataas na presyo ng pagkain gaya ng bigas, gulay, isda at mga karne. Negative siya in the last 4 months, August, September, October, November, pero yung kanyang rate ay mas bumabagal yung negative effect, no? So we will see in the coming months kung magbabago yung trend natin. So that's one. Nakaapekto rin sa inflation ang mataas na housing rental fee, water supply at LPG, maging ang restaurants at accommodation services. Sa panig naman ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, nakikita nila na stable pa rin ang ating ekonomiya sa mga nakalipas na buwan. Sa isang pahayag, sinabi niyang naging epektibo ang mga ipinatupad na polisiya para maging matatag ang ekonomiya at ito ay kahit humagupit ang sunod-sunod na kalamidad sa bansa. Vin Pascua para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25tv.